Gumagaling naman si Maria Clara. Ipagpatuloy lang ang pag-inom ng sopas ng liquid at Arnibal. Maraming salamat, Don Tiburcio. Kapitan, sa tingin ko nagsimula ang pagkakasakit ni Maria sa sama ng loob niya noong araw ng pista. Kung hindi dahil sa aking asawa, nasa langit na sana si Clarita, kumakanta ng hallelujah. Mabuti na lang na walang ibang pasyente na mas nakakataas sa inyo ang aking asawa. Kung hindi, mapipilitan kayo maghanap ng iba pang doktor. Eh lahat ng doktor dito mangmang at ignorante. Ang asawa ko lamang... Sa palagay ko'y tama ako. Ang pangungumpisal ni Maria Clara ang dahilan kung bakit gumaling ang kanyang katawan at bumalik ang kanyang resistensya. Ipagpaumanhin ninyo, Padre. Sinasabi niyo na mabisa ang pangungumpisal sa paglunas ng sakit ng katawan. Tignan nga natin kung gumana sa Alperes. Ang pasasamata, Senyora, ay isang sakit na hindi naiimpluwensyahan ng konserhe. Ito ay dahil sa malupit niyang asawa na tila araw-araw ay nagsusuntukan. Buti nga sa kanila, mapang-insulto ang babaeng iyon. Kala mo naman kung sinong makapangyarihan. Nakapangasawa lamang ng Alperes, ganyan na ugali. Na bandera lamang yan dati, isang mababang Indian na mapagpanggap na taga-Europa. Maniwala ka sa akin, Santiago. Ang pangungumpisal ni Maria Clara ang dahilan kung bakit siya gumaling. Ewan ko sa'yo. Ayos na ba tayo? Kung gano'y, ipapakomunyon ko si Maria mamaya upang mapabilis ang kanyang paggaling. Eh, Padre, kung sinabi niyong magkakomunyon siya, baka akalain niya namang mamamatay na siya. Ako na ang bahala doon, Linares. Ilang beses ko nang ginawa ito sa mga pasyente. Hindi pa ba siya sumusulat sa'yo? Hindi pa nga eh, masyado ata siyang abala. Ano bang ginagawa niya? Sinisikap niyang kausapin ang arsobispo upang hindi na siya maging excommunicado. Maria, nandito si Padre Salvi at mangungumpisal ka raw. Ha? Kakakumpisal ko lang nung isang linggo ah. Oo nga eh, ngunit hindi naman siguro masama ang isa pang kumpisalan. Sige, papasukin niya na si Padre Salvi. Iwan mo kami ni Maria. Magsimula na tayo.